Ito! Ano yan? Ang pinaka-nakakabilib na paperclip trick sa buong universe. Talaga? Talaga? Sisinghutin ko itong paperclip na to. Tapos? Saan ba yun dyan? Uy! Oh! Grabe! Okay ka na, Jin. Lumalabas na sa tinga mo. Sakit? Hindi naman. Ano nangyari yun? Nabusog ako dun ah. I believe! I believe! Galing. Slow clap para sa'yo. Paano mo ginawa yun? Simple lang! Ito! Ayan oh! Nakakabit sa belt ko! Ayan oh! Akala namin eh! Luma na yun! Galing! O teka! Ako naman! Oh. Ito naman ang pinakamatinding paperclip challenge na ipapakita ko sa inyo. Okay, sige nga. Ito ang gagawin. Kailangan makabuo tayo ng tiglimang paperclip sa row at sa column. So lima na yung nasa row. Kailangan na natin makabuo ng lima rin sa column. Ano? Kaya nyo? Oh, paano mangyayari yan? Ilan lang yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito lang yung paperclip mo. Okay. Kailangan 5 and 5 at least. 9 yan or 10, di ba? Sige na, ikaw na. Sige, patunayan mo nga. Ganito. Lima na yan. Ayan. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Yeah! I believe. Ikaw naman, Chris, ano naman yung naisip mong paandar dyan sa paper clips na yan? Meron din ako niyan. Ano? Alala nyo guys, yung ginawa natin dati nung Pasko, yung balancing tutubi tsaka balancing butterflies. Ginawa natin yan nung Pasko! Ito, dito siya. Ayan! May science yan, kaya nga nagbabalance eh. May exactly. At ngayon, ina-level up natin yan. Ito na mga kailangan natin. Puncher. Glue. Scissors! Siyempre, dahil may kinalaman sa balancing at paperclips ang pinag-uusapan natin, dapat may paperclip tayo. And then, ang ating design, ibon. Pwede nyong i-download yan sa aming Facebook page. Okay? So, ipaprint out ninyo, and then, gugupitan nyo. Just like this. Okay. Okay, at dahil napakabilis kong gumupit, wow! Narito na siya! Wow! Narito na siya! Okay. Ngayon, naka-cut out na ating ibon. Wow. So, kailangan natin gawin, i-glue natin siya. Oh. Para dumikit. Okay. Yep. I-glue na. Okay. Okay. Alrighty. Yan na. Wow. Hey. There you go. Next. Try natin siyang i-balance nang walang paperclip. Tingnan natin kung ano mangyayari, ha? Saan may babalance? Dito, hanggangin muna natin si Totobe. Oh. Totobe. I-balance natin siya. Whoa! Ayaw! Ay, wala! Ba't ka galit? Hindi naman eh! Hindi ka lang, hindi pa tapos eh! Masa ako na mas mabalance eh! Hindi pa si tapos! Hindi pa ba? Oo! Kaya nga, meron tayong puncher. Baka magka-block. Ngayon, bubutasan natin yung dito sa may banda buntot ng bird. Ay! Wow! And then, lalagyan natin ng paperclip para sila ay mag-balance. Ayan na nga yung paperclip. Sasabit natin ang apat na paperclip. Opat! Okay. So, isang puti dito sa itaas and then apat na nakasabit sa baba. Tingnan nga natin. Tingnan natin. Hindi na mahuhulog yan. Magbabalance na siya, ha? Wow! Rewind! Gravity ang dahilan kung bakit ang mga bagay ay nahuhulog sa lupa. Ang gravity ay isang natural force that attracts objects towards the center of the Earth. Ang bawat bagay ay may center of gravity o center of mass. Ito ang point sa isang bagay kung saan nakakonsentrate ang kanyang mass o bigat para ito ay mabalanse at hindi matumba. Toucan bird ang ibon na ating binabalanse. At ito ay may malaking beak o tuka, kaya malapit sa tuka nito ang center of gravity. Mas mabigat ang bahagi ng drawing na may tuka. Nang subukan itong i-balance, nahulog ito dahil nahila pababa ng mabigat na tuka ang buong ibon. Nang lagyan ito ng paper clip sa may buntot, naging equal o magkatulad ang weight o bigat ng tuka at buntot ng ibon. Nalipat din ang center of gravity sa gitna, kaya pwede na itong mag-balance. Yan ang science sa likod ng balancing bird experiments. I believe.